Good morning. Today is September 28. Ayan, 5:27 a.m. pa lang. Maaga talaga ako nagigising. Kasi ano, nagpre-prepare ako ng pagkain nila. Maaga kasi ang pasok ni Kuya. Ang pasok ni Kuya is 8 a.m. Gumigising na siya ng mga 7. 6:45 ginigising ko na siya. Tapos may breakfast. Tapos tatambay-tambay pa yan siya dyan. Kaya inaagahan ko na ng gising. Kailangan pag gising niya, nakaprepare na yung breakfast niya. Si ate naman, 9 yung pasok niya. Pero si ate hindi yan siya nagbe-breakfast. Nagkape na ako. Ito pala nabili ko dun sa ano, Ipag ko na peanut butter. Masarap naman siya, mura lang. Ayan. Tsaka hindi siya maano, hindi siya mamantika. Yan yung ayoko. Kasi diba pag mga homemade na peanut butter, ang mantika sa ibabaw. Ito hindi. Hindi siya mamantika. Ayan, ang creamy na anong-ano niya. Masarap sana to sa pandesal. Kaya lang wala namang pandesal dito sa loob ng subdivision namin. May nagtitinda dati dyan. Ewan ko kung bukas pa sila. Tsaka ayoko rin lumabas. Natamad na ako lumabas. Mula nung pandemic, parang ang tamad-tamad ko na ngayon lumabas. Ayan. Dito lang kami. Stay at home na naman kami. Ganto ba kayo kumain? Ninahagi. Ang ginapal. Masarap. Pasok talaga itong peanut butter na to. Update ko pala kayo yung sa conditioner. Maganda yung conditioner. Ang lambot niya sa buhok. Hinapit ko yung buhok ko. Ako lang nagupit. Parang nga, naglalagas kasi yung buhok ko pag mahaba. Pag yung, kasi palagi siyang nakatali. So parang pag naliligo ako, ang daming nalalaglag na ano, na buhok. Ang daming natatanggal. Kaya na-try kong ano. Ginupit ko lang siya. Ako lang nagupit niyan. Tinali ko lang. Hindi pantay, oh. Ito ang haba. Ito. Papaano ko na lang. Ipapaayos ko na lang pag ano, okay na. Tatakot kasi ako magpapagupit sa salon. Pero syempre, disclaimer, hindi naman lahat ng okay sa akin. Okay din sa iba. Iba-iba naman kasi tayo ng hair types. Siguro okay siya sa akin. Ang ano lang, di ba sabi ko sa inyo, ang bango. Mabango siya pag nilagay. Pero kapag binanlawan mo na, parang nawawala yung amoy niya. Hindi kagaya sa mga yung commercial na conditioner na talagang naglo-long lasting yung amoy. Yung cream silk, ang bango, di ba? Ito hindi. Pagka nilagay mo lang, mabango siya. Pag binanlawan mo na siya, hindi na naalis na yung amoy niya. Pero maganda, ang kintab niya. Yung sabon, mabango din siya. Mabula. Ganoon din, narang hindi rin nadikit yung amoy niya. Pero ang lambot sa skin, kahit hindi ka mag-lotion after, hindi nagda-dry yung skin mo. Yung Kojic, maganda rin yung Kojic, yung kulay orange. Effective talaga. Parang feeling mo, ang ano mo, ang puti mo. Ang Kojic kasi nakaka-dry talaga siya ng ano, ng skin. Ewan ko lang kung sa akin lang ha. Pero napapansin ko dun sa Kojic na nakaka-dry siya ng skin. Ito ano, ito maganda. Hindi, kahit hindi na ako mag-lotion after, hindi siya nakaka-dry ng skin. Good morning! Gising na! Ate, wow, ang bilis ni ate magising ah. Uy, gising na. Halika na kuya. Breakfast ni kuya. Meal. Nuggets and toasted bread. Ha? Opo. Start na yung klase ni kuya. Ba't ka nakangiti? Waiting ka ba? Waiting? Si ate, nag-exercise yan. Every morning. Kaway ka te. Hello. Dito nagka-klase si Kuya Wax. Kasi nga, naging problema namin last year. Yung sa online class. Kasi naboboring siya habang nag-aantay ng mga subject, yung mga slides na ano, sinasabay niya yung pag-YouTube. So, dumating yung time na
mababa yung mga score niya ng quizzes dahil nga doon sa hindi siya nakikinig dahil kinasabayan niya ng YouTube. Kaya naisip ko na dito muna siya magkaklase sa baba para ma-focus muna siya sa study niya. Diba kuya? Mm-hmm. Kasi si kuya, hindi naman sa pag-brag. Marunong yan siya sa school. Nung nasa, ano, yung face-to-face classes, hindi siya nawawala sa top. Kasi focus talaga siya sa study. Kasi sa school, kahit may dala siyang cellphone, hindi sila nakakapag-YouTube doon. Kasi talagang strict yung school nila pagdating sa academic. Kaya, talagang nakafocus siya. Ito dito kasi, yung sa online class, siguro baka yung iba rin nagkakaproblema rin ng ganyan. Marami rin sigurong nagkakaproblema ng ganyan. Kasi hindi mo masisi, nasa ano na sila eh, harap na ng gadget. So, parang andun na yung chance na pwede silang gumawa. May time pa nga dati si kuya na sinasabayan niya ng laro. Kasi siya ng Minecraft. Minecraft ba yung nilalaro niyo? Oo. Tapos isipin mo, nagkaklase siya. Nagko-call siya sa Discord. Nag-chat pala. Nag-chat sa Discord. So, hindi talaga siya nakaka-focus pagdating dun sa lessons. Kaya yun yung hindi maganda sa, yun yung hindi naging maganda sa online classes. Parang hindi focus yung bata. Kaya pa kung ako, mas gusto ko pa rin yung face-to-face. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, naiintindihan ko naman na ito yung pinaka-safe na way para continuous pa rin yung learning nila. Kaya nga lang, as parent, gagawa na lang tayo ng ways para ma-focus ulit sila sa pag-aaral. So, tanong ko nga yan kung meron bang na hindi sila makaka-open. Wala din eh, magaling na kasi yung mga bata ngayon. Talagang alam na nila, siya nga, ang bilis ng kamay niya eh, nalilipat niya kagad yung screen pag dumarating ako eh. Yung talagang ang galing na nila, gumagawa na rin sila ng ways para hindi sila nahuhuli. Yan yung reason kung bakit nandito si kuya nagkaklase sa baba. Dito ako ng kamote Q for merienda. Kay papa, kamote fries. Dinidip sa fritos. Nandiyan sa kwarto, ano sa kabilang table? Ang alin? Ang tubigan niya. Andito yung tubigan mo! Ah, nautosan ka na naman ni ate, no? Pag 5 PM, nag-start na siyang gumawa ng assignment niya. Nag-check na siya ng mga assignment. Marami. Sa Kuiper, 3. Diyan, ilan? Kahit. 2 na. Tinek ko rin yung sa Gmail. Yung project, 1 lang binigay? Itong ano, kamote. Si ate, nagluto si ate ng ano. Muntik na daw masunog. That's medium rare. Medium rare. Ang merienda ni ate, dinner na. Pagaling kay Lolo. When the summer comes around.